Single, pero hindi muna ako mag-ano-ano. Focus muna ako kung ano ngayon. At pahalagahan ko yung mga taong andyan para sa akin. Am I really that much? So ito nga guys, napabalitang hiwalay na nga daw si Colette at ang kanyang boyfriend. Kaya single na daw ito ngayon. Wala namang rason na binanggit si Colette kung bakit sila nagkahiwalay na kanyang boyfriend. Basta ang inamin niya na lang ay single na siya. At sa ngayon daw, wala pa siyang plano about sa mga boyfriend-boyfriend dahil mag-focus daw muna siya kung anong meron sa kanya ngayon. For now, papahalagahan niya daw muna yung mga taong nagbigay sa kanya ng suporta at nagtiwala sa kanyang kakayahan. Dagdag pa ni Colette, hindi naman daw siya literal na single dahil andyan naman daw si Kuya Dong para sa kanya, mga supporters niya at ang Charlotte. Pero may mga netizens na hindi talaga natigil sa paghalungkat kung ano daw ang dahilan ng paghihiwalay ni na Colette at ng kanyang boyfriend. Naayon pa sa kanila, baka daw na turn off ang boyfriend ni Colette sa nangyaring tapatan kung saan nilahad ni Colette na hindi niya agad inamin na may boyfriend siya sa labas. Para daw hindi mailang yung mga housemates na lalaki pag malaman na may boyfriend na siya. Kaya nga nagkakaroon ng issues sila ni Dylan kung saan tinanong siya ni Bianca kung kilig or kilig kuno. Pero again guys, ang lahat ng ito ay haka-haka lamang ng mga netizens dahil ito lang yung nakita nilang rason na naging dahilan kung bakit naghiwalay si Colette at ang kanyang boyfriend. And by the way guys, marami pala ang nanghinayang sa final tally of votes dahil si Colette daw sana ang big winner kung hindi lang binagsakan ng malaki si Fiang up to the last seconds ng botohan. Pinakita kasi sa screen ang tally of votes as of 7 PM that time. Nangunguna pala si Colette sa kanilang apat. Yun yung 28.41% sa kanya. At kay Ray naman ay 28.17%. At nanatili pa rin ito sa second place. Pero bago mag-end ang butuhan, bigla palang binagsakan ng 800k si Fiang dahil nakita ng mga mayayamang supporters ni Fiang na sobrang dikit ang laban. Wala pang 1% ang lamang sa housemate 4 kay housemate B. Kaya doon tinodo ang boto kay Fiang, kaya naungusan si housemate 4 kay housemate G, which is si Fiang pala ang nagmamayari noon. Kaya ang laki ng panghihinayang ng mga supporters ni Colette dahil kung hindi sila nagpakampanti sa last minute or sa last seconds ng botohan, posible pa lang si Colette ang tatanghaling big winner sa Pinoy Big Brother Gen 11. Pero of course, kahit pa siguro hindi sila magpakampanti, mas lalo namang hindi magpakampanti ang mga supporters ni Fiang dahil marami talaga ang gusto na ito yung manalo kaysa kay Colette. So, yun mo yung pa-update natin, guys. Again, this is Melissa TV. Thank you for watching and keep safe, everyone.